Welcome back again, Jonathan Ruiz po, your coach for this journey in the stock market. So today, I'm going to discuss po the three stock brokers, no, na pwede kang mag-open ng account. And I picked them kasi I believe you will be able to use it. Mabilis yung system nila, that is one. Second, user-friendly ang platform. Third, they have so many features. Okay, so ito po yung tatlong stock brokers where I want you to open. Okay, kasi kaya po gusto ko na mag-open ka dito is kasi ito po yung pinaka-convenient. Okay, now, meron din pong mga stock brokers na directly connected through the bank. Okay, so kung ikaw ay meron ka ng BDO account, ibig sabihin, pwede ka na mag-open sa BDO Nomura. Kung ikaw ay may BPI account, pwede ka sa BPI Securities. So, ang convenience po niyan is yung fund transfer na pwede mong gawin online and yung withdrawal din na gagawin mo, pwedeng diretso din sa account mo. So, again, kung meron ka ng account, pwede po yung BDO and BPI. Okay, now, yung three stock brokers na I want you to open is kasi madali siyang gamitin yung platform. Okay? Now, first is First MetroSec. Okay? Ito po is kung meron kang Metrobank account, then ito po is 100% recommended. First Metro Securities. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang dyan is meron kang initial deposit na 2,500. Kung pro naman po, ang minimum balance should be 200,000 pesos. Okay, First MetroSec, maganda kasi meron silang mobile app. Meron din silang alert. Maganda ang watchlist. Meron silang technical charting din. Okay, so kung ikaw ay trader, newbie stock trader, so then First Metro Securities ang para sa iyong broker. Okay, next. Second po is, eto naman, para sa mga value investor, okay, sa mga nag-i-start pa lang, okay, eto po talaga is para sa inyo, which is Call Financial. For starter, pwede kang mag-deposit na 1,000 pesos only, okay? Kung ikaw naman ay medyo mas angat ng konti, then punta ka dun sa Plus, Call Plus, which is 25,000 pesos po ang initial. Then, kung aangat po naman ang iyong fund sa abot ka ng 1 million pesos, then papasok ka sa call premium. Okay? Automatic update po din yan. Now, ang pangatlo is PhilStocks. Okay? PhilStocks kasi po, para sa akin, mabilis po pagka nag-buy and sell ka sa kanila. And then, wala akong masyadong na-experience na maintenance. And maganda ang kanilang platform din. Okay? And meron din silang mga research, stocks recommendations, and video lessons. Okay? Yan po yung tatlong stock brokerage account na pwede kang mag-open. Okay? Hindi ko po kinukonsider muna yung mga technical charting. Okay? Bakit? Kasi marami ka namang pwedeng gamitin online for technical. Okay? For technical analysis. Now, again, ito po yung tatlo, according to my research, ito po talaga ang dapat mag-open ka. First is First Metro Securities. Second, Call Financial. Third, PhilStocks. Kung ikaw ay newbie stock traders, again, 100%, that is First MetroSec. Kung ikaw ay value investor or dun ka sa fundamental, Call Financial. And then, kung ikaw naman ay nag-uumpisa pa lang talaga and for the purposes na gusto mo is mabilis, okay, or medyo advanced ng konti, then punta ka sa PhilStocks. Now, gumawa tayo ng financial vision board, di ba? Doon sa financial vision board, inanalyze mo ba kung saan mo gagamitin ang stock market investments mo? First, ito ba ay para sa retirement? Kung ito ay para sa retirement, then possibility is you are going to do fundamental analysis. So, pwede kang mag-start Call Financial. Kung ikaw naman ay isang stock trader, talaga mag-trade ka, marami kang transactions na gagawin, then First Metro Securities. Doon naman sa PhilStocks is nasa mid siya. Okay? Pwede mo siyang piliin kung meron ka ng
First Metro Sec and Call Financial. Bakit ang gusto kong gawin is dalawa ang account. Ako po personally, dalawa yung account na ginagamit ko. One is for my long-term investing. Ibig sabihin, naglalagay ako dyan ng pera at bumibili ako ng long-term stocks ko. Okay? And then, hindi ko na siya ginagalaw. Then, second is yung para sa trading. Trading account ko naman para hindi ko nahahalo sa long-term investing. So, hindi magkasama sa isang brokerage account ang para sa investing, ang para sa trading. Okay? So, iyan po ang proper way on how to handle your stock market's portfolio. Okay? Again, so ang assignment mo is take actions bago pa rin naman tayo pumunta dun sa modules ng fundamentals analysis and technical analysis. Probably, kailangan mo i-complete yung forms and then ipadala sa Philippines and then makareceive ng password and username and then you fund the account. Okay? Pero huwag ka masyadong excited. Once na nareceive mo na lahat yan, naglagay ka na ng pera dyan, don't buy yet. Okay? Don't do anything yet. Just familiarize yourself with the platform. Okay? Once you are familiar with the platform, then doon ka mag-i-start. Okay? Anong gagawin natin? Doon sa mga upcoming modules, matututuhan mo sa akin kung papaano bumili ng stocks, kung papaano pumili ng stocks, and then ano yung discipline na pwede nating gawin. Yung fundamental analysis ba or technical analysis?